So yun na nga po mga kapositive, no? Ayan, magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. So today mga kapositive, no? Wala naman tayong masyadong gagawin. Tawag dito, mag-change oil lang naman ako. At gusto ko lang naman i-share sa inyo yung langis na gagamitin ko ngayon. Kasi nga, Shell Advanced user talaga ako. So, tatry ko naman itong Repsol Matic 10W30. Ayan. Honestly, pangalawang change oil ko na Repsol. Gusto ko kasing masubukan talaga ng matagalan para at least kung talagang okay siya sa Mio Sport ko. Yung Shell Advance, talagang ginagamit ko na siya way back 2010 pa. Nung yung mga motor ko ay di-cambio pa. Then, dito nga sa Sport ko na automatic. So, kunin ko lang muna yung Shell Advance para mapakita ko sa inyo kung ano yung difference ng Repsol Motomatic sa Shell Advance. Sige lang. So yun nga mga kapositive, no? Bukod sa magpapal tayo ng langis, then yun nga, marami din kasi ako nakikita kung ano daw ba talaga yung maganda para sa Matic, para sa ganyang motor. So eto, meron akong tatlong sample ng langis. Siyempre, ito yung latest, yung Repsol. Then, ito naman yung ginagamit ko talaga. Yan, Shell, baka naman. Pakita ko lang sa inyo yung difference nila pagdating sa viscosity. Hindi na tayo masyadong mag-technical dito. 10W40 sa Shell. Sa Repsol naman is 10W30. Yan. Sa weather condition, mga kapasitive, yan, para at least alam na rin ng ibang nagtatanong sa Facebook. Ito po yung weather condition natin dito, 10W40. So, bagay talaga to sa scooter kasi hindi siya ganong tulog na tulog. Kumbaga, pag papainit ka sa umaga, kahit mga 30 to 40 seconds, okay na. Pwede ka nang lumarga. Hindi mo na kailangan na painitin yung makina mo ng mga 10 to 15 minutes. Ayan, nagsasayang ka lang ng gasolina nun. Single cylinder lang naman tayo mga kapasitive. Especially sa Sporty, Honda Beat. Yun, mabalik tayo. Yung sa Shell Advance is 40 viscosity niya. Then sa Repsol naman is 30. So meaning to say, mas makapal si Shell Advance compare kay Repsol Matic. Mas makapal ang viscosity ni Shell Advance kay Repsol Matic. Gets po ba? Ang review ko sa kanya is okay pa lang. Hindi po siya masabing goods kasi nga limang buwan ko pa lang siyang ginagamit. Pangalawang palit ko pa lang 'to. Then ito nga pala, kung mapansin niyo yung isa doon. Ito naman, Shell Advance Premium Mineral. Ito naman, nire-recommend ko to sa mga dicambyong motor. 15W40. Mas mataas yung weather condition niya kasi nga ginagamit to sa may mga cambio. Pero pagdating naman sa viscosity niya, parehas lang din. Sana medyo nalinawan yung ibang nagtatanong regarding sa langis. Yan. Kumbaga kanya-kanya pa rin tayong preference, no? Sa pagpapalit ng langis. Kung saan kayo mas komportable, gaya ko, pangalawang palit ko na tong Repsol. So para makapag-review tayo ng maganda-ganda dito sa Repsol Motomatic. Okay na. Babaklasin ko na yung ilalim. Let's go! Ang size nga pala ng bolt na yan is 14. Yan, so para dito, kailangan ko ng tubo. Yeah, that's the right thing. What the hell? Later.
So yun na nga mga kapositive, no? Ayan, gaya nga ng sabi ko sa mga ibang vlog ko. Hindi naman tayo perfecto. Pero okay lang, at least lesson learned. Epic fail yung pagtatanggal ko ng bolt. Huwag kayo iyan. Dun sa pinaka-drain niya, sa ilalim. Kasi nga, ewan ko kung bakit, for some reason, talagang madami pala talagang nagkakaproblema pag dyan tinatanggal. Sobrang tigas. So, yun niya, kaya gusto ko rin siya tanggalin. Meron siyang mga ano granules o mga pulbos. Para matanggal to is papaluin mo na lang dun sa pinaka sa bulaklak niya o sa kanto. Yan. Ang ganda-ganda po nang explain ko sa langis eh, no. Tapos dito bigla akong epic fail. Ayun, kahit ito. Meron din siyang mga granules. Comment down below kung alam niyo kung saan nanggagaling tong mga dumi na to. Bumili ako pamalit dito sa drain plug. Ang problema, tatlong motor shop yung pinuntahan ko dito sa amin is wala. Walang available. Ang presyo daw niya is nasa 150, pero siguro sa mga online mura lang to. Na merong alternative na pwedeng ipalit dito in case wala. Which is yung ito. Ayan. Ito yung sa XRM. Ayan, pang XRM siya. So, tinanggal ko lang siya para may pakita sa inyo, pero to try natin, pasok ko sa loob. So, yan mga kapasitive, nais ko lang yung camera para at least kita nyo. Ito. Uy. Yan, ito yung pang XRM. Tapit cover. Yan. Try natin. Yan o. Pasok ka. Pasok. So yan mga kapasitive, nakapag-change ulit tayo. Ayun, pasuyo nga. Restart na lang po ulit. Tignan natin kung may tagas yung pinalit natin na drain bolt, drain plug. Cover ng XRM or wave. Ayan. So, pwede yun mga kapasitive. Ang goods naman yung langis niya. So, sana nakatulong mga kapasitive. Please don't forget to subscribe kahit wala ng bell button. God bless.